Magandang umaga po, Idol. Yes, opo. Opo, Idol, katabi ko na po. Opo, nasa studio na po natin si Ma'am Marilyn. Ma'am Marilyn, magandang umaga po dyan. Magandang umaga din, Sir Rafi. Ma'am, kasal ho ba kayo ni Jesse? Yes po, sir. Pinitisyon niyo ba siya, ma'am, para magkaroon ng permanent residency dito sa Pilipinas? Hindi po, sir. So, kung hindi siya pinitisyon, the only way na makapag-apply siya ng permanent residency dito ay through PRA, Philippine Retirement Authority, o sa BOI, Board of Investment. Sa palagay niyo po ba nagawa niya yun o hindi? Hindi ko po alam, sir. Ano po bang nangyari sa inyong dalawa, ma'am? Dahil pag may kausap ako, sir, lagi siyang sumisigaw sa akin. Ang sabi niya sa akin, parang siya daw ang pinag-uusapan namin. So, parang paranoid po siya? Yes po, sir. Pero ma'am, bakit po in-award ng DSWD yung kustodiya ng bata sa kanya as opposed to dapat sa iyo bilang isang ina? Hindi ko nga alam, sir, dahil ang ano po, ang DSWD, gumagawa sila ng ano, ng psycho na hindi ko po alam. Para sa akin, hindi yung psycho, sir, dahil marami kami na kinakusap ako ni Dr. Arias na time na noon. At hindi ko alam na psychology pala yun. So, meron pong nakipag-usap sa inyo ng isang psychologist? Yes, sir. Gumawa po ng assessment, evaluation po. Yes, sir. Sa inyo pong mental status. Yes po, sir. Sa world. Okay po lang po, sir. Ano po yung naging resulta po ng evaluation na ginawa po ng psychologist? Wala po akong alam sa result, sir. Dahil nang hindi ako ng result, hindi ako binigyan ng result. Dahil kailangan ko daw na magbayad ng 30K para makuha ko ang result, sir. Nakuha niyo po yung result? Hindi po, sir. Dahil wala akong perang pambayad ng result. O, sige. Pwede ko pong kunin yun. Baka nakuha ko ni Sir Jesse. Hindi niya po nakuha. Hindi ko po alam, sir. Sige po. Pwede namin kunin yun. Yung result na yun para magkaalamanan. Yes kasi po, sir. Kasi ang pagkasabi po sa amin ng DSWD, psychologically unfit daw po kayo na para alagaan po yung inyong anak. Kaya po in-award nila yung anak ninyo, yung kustodiya, doon po kay Kano, kay Sir Jesse. Alam niyo ba yun? Yes po, sir. Gumagawa sila ng sulat na incapability daw ako na mag-ticker ng anak ko po, sir. Okay. Ano po yung naging reaction niyo nung ganun po yung sinabi sa inyo ng DSWD? Hindi ko na alam po, sir. Kasi nahihirapan na ako. Para sa akin, masakit po, sir, na gumagawa sila ng mentally disorder sa akin na hindi ko po alam na ganun pala. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Nakatira kayo, ma'am? Sa ngayon, sir, nasa Dinagat Islands po ako. May trabaho po kayo? Oh, yes po, sir. Ano pong trabaho niyo, ma'am? Nasa DNR po, sir. Office staff. Yes, sir. How long na po trabaho sa DNR? Since July 11, 2016 po, sir. So, 3 years na po kayo sa DNR? Mag-4 years na po, sir. 16. Oh. So, para sa akin, ma'am, without looking at the records, ano, yung ginawang evaluation sa inyo na psychologist, eh, normal po kayo kasi hindi naman po kayo makapagtrabaho dyan sa DNR for 4 years na. Kung meron po kayo problema sa pag-iisip, malalaman po yan ang DNR. Yes po. So, kung ako po ang tatanungin, wala akong problema sa inyo. Di ba? Hindi niyo po kinontest yan sa DSWD, hindi niyo po ipinaglaban. Hindi niyo kayo kumuha ng attorney para sabihin, bakit niyo sinabi ako ay psychologically imbalance o may problema sa pag-iisip na normal naman ako at ito nakapagtrabaho pang ako? Hindi niyo po inilaban yon? Hindi po, sir, dahil kailangan po ng perang, malaking pera po, sir, para sa abogado ko. At wala naman akong perang pambayad dun, sir. 30,000 para malaman daw po yung resulta? Yes po, sir. Sino po humingi ng 30,000, ma'am? Yung nagtanong ako sa DSWD kanlaon po, sir, na kailangan kong makita ang result. Pero hindi nila ako binigyan. Yes po, sir. Opa. Ano pangalan po ng psychologist, ma'am? Si Dr. Angelo Arias po, sir. Saan po yung opisina ni Dr. Arias? Dumaguete City po, sir, Negros Oriental. Meron po siyang clinic? Meron na po siyang clinic, sir. Ano po siya? Private psychologist o public siya? Nag-work siya sa government as psychologist for a government institution? Hindi ko alam, sir, na anong, sa, ano siya, psychiatrist. Hindi niyo alam kung private o public. Yes so, po, sir. Yung 30,000, saan daw po mapupunta yun? Sa pambayad ng ano, sir? Sa result. Sa result. Yes, napakamahal naman, 30,000 para sa result. Ilang beses po kayo nagka-face-to-face ng psychologist at nagkaroon po ng assessment? Isang beses lang po, sir. Tapos 30,000 na agad? Oo. Ang singil. Opo, okay, sir. Yung isang session, gaano katagal po yun, ma'am? I think mga... Sa pagkakalam nyo? 10 to 15 minutes, sir. Doon sa 15 minutes po, ano po yung mga nangyari doon sa pagkikipag-usap nyo sa psychologist? Ano po mga ginawa? Nagtanong lang siya, sir, kung bakit, ganun. Lagi daw kami nag-aaway ng asawa ko. Ganun ang mga tanong niya, sir. Dahil sabi niya na hindi daw ako fit sa bata. Bukod sa tanong-tanong, wala akong ginawang mga laboratory test,
MRI, yung mga ganun ho ba? Wala. Wala po, sir. Stress test? Wala, sir. Tanong-tanong lang po, evaluation lang. Oo po, sir. Hindi kasi po ako doktor, ano, ako po yung nagtatanong as much as I could, yes, para sir, makakuha ako ng mga kasagutan na mga katulong later on sa akin pong pagtatanong din sa DSWD, bakit sila ay naging one-sided agad sa kano at dineclare yung psychologically unfit na mag-alaga ng anak ninyo at basta lamang sa 15 minutes na pagtatanong-tanong. Di ba? Yes, po, sir. With me, ma'am? Okay, po, sir. Kasi para sa akin, ma'am, personal to ma'am, hindi ko kayo nakikita pa, personal opinion ko, dapat ang bata nasa nanay talaga. Yes po, sir. Hindi ho kayo nag-react, hindi kayo nagalit, hindi ho niyo kinontest nung sinabi na yung bata mapupunta kay Kano at hindi sa'yo? Nagalit po ako sa DSWD, sir, kahit bakit ganun? Binigay niya agad sa Kano ang custody ng bata. Wala pang result sa psycho. Nagsulat nga po si Ma'am Leia na incapable to take care my daughter daw. Yung nakasulat sa sulat. Okay, hindi pinakita sa inyong result. Agad-agad, after the evaluation, kinuha niyong bata at ipinasa kay Kano without telling you exactly kung ano yung nasa result. Basta sinabi, psychologically unfit ka, at kung gusto mo naman kung ano pa yung nilalaman doon sa result na yon, sa finding, kailan magbayad ka ng 30,000, ganun po yung yes po, sir, naging sitwasyon. Okay, ma'am, okay lang ba sa'yo na ipapa-assess po kita? Pera ko pong babayad. Yung 30,000 po, tutubusin ko yun, akong bahala, doon sa kanlaon. Pero po, kukuha tayo ng isang eksperto po, psychologist dito sa Manila, na para gumawa po ng assessment sa inyo. Meron na po akong bagong result sa psychology po, sir, sa Butuan City. So iba po yung sa Kanlaon, iba po yung sa Butuan? Yes sir, iba po sir. Ano po yung resulta sa Butuan? Ano naman sir, okay naman ako, wala na, hindi naman ako baliw. Hindi naman ka nakalagay doon na mentally disorder po ako. Yung pong Amerikano ho ba ma'am na sa DSWD? O ikaw lang pina-undergo, si Amerikano hindi? Marami kami na nandun si Kano at mga DSWD at mga workers po sir. Sa time na nag-assess si... Ang ibig sabihin po ma'am, dapat one-on-one in-assess si Kano nang walang nagikinig, sila lang at saka psychologist, and then one-on-one ikaw naman, and then dapat separate po yung result sa assessment sa bawat isa sa inyo. Wala pong gano'ng nangyari. Wala ikaw po, lang po sir. In-assess yes. Si Kano, hindi. Nandun si Kano po sir, ano na ba? In-interview ako ni Dr. Arias at mga DSWD. Maraming tao doon sa na time nandun, sir. Ay, dapat hindi. Yes po, sir. Dapat nung in-interview kayo, kayo lang dapat. Okay, sige ma'am. Ganito pong gagawin ko, ma'am. Susubukan ko po maalamin lahat. At kapag nakita ko po na talagang normal kayo, ipaglalaban ko po ngayong araw din mismo yung baby mapupunta sa'yo. How's that? Gusto nyo? Okay sa'yo? Yes po, sir. Nandito na po ang result ko, sir, sa psychology sa Butuan. Bago lang po yan. Ano po, sir? August 2018. Okay, 16 yung isa, ito 18. Yes po, sir. So, recent lang po ito at ang sinabi normal po kayo. Yes po, sir. Gusto niyo pong kunin natin yung baby niyo ngayon? Yes po, sir. Sabi po ni Kano, pati nung DSWD, na there was a time na habang natutulog siya, sinasakal niyo raw siya at balak niyo siyang patayin. Nangyayari po ba yun? Hindi po totoo yan, sir. Sinabi ni Kano yun sa DSWD, tapos DSWD naniniwala agad. Yes po sir, ganun. Meron po bang insidente na nagkaroon po ng sitwasyon sa inyong pong bahay na nandun po yung mga taga DSWD at na-observe nila yung mga pangyayari? Wala po, wala po sir. So lahat po ng mga sinasabi ng DSWD sa amin ay base po sa kwento ni Kano. Yes po sir. Hindi po dahil nakita nila with their own eyes yung mga pangyayari tulad nung pananakal. At saka meron para po na nagkulong kayo sa CR at kinulong nyo kasama yung bata at may hawak kayong kachilyo. Hindi po totoo yan sir. Hindi po nangyari yun. Hindi po nangyari yun sir. Kwento yun ni Kano sa DSWD. Kaya yung DSWD na ikwento sa amin. Kasi nakausap po namin yung DSWD nung Saturday. So hindi po nangyari yun. Hindi po sir. Pero nag-aaway po kayo madalas ni Kano. Yes po sir, madalas. Ayon po sa DSWD, nandalaki rin po kayo taga Mindanao. Hindi po yan totoo sir. Walang prueba. Walang prueba. Pero walang siya prueba. Sir, meron naman po siya. Siya yung nang babae. Nang babae po siya? Yes, may dalawa sino silang anak. Sino niya? Taga saan? Taga amin lang sir, dito. Taga Negros. Pwede po natin makuha yung pangalan ng babae na taga Negros? Luzel Magbanua sa Ligumba po sir. Yeda, kunin yung pangalan ha, Luzel Magbanua. Okay. Yes po, Idol. Meron po tayong address at telephone number noon, Lizel Magban. Wala po akong number sa kanya, sir. Okay, paano niyo po nalaman na meron siyang dalawang anak doon? May inaamin kasi siya, sir, sa kilala namin na lagi siyang humihingi ng pera para daw kay Kija. Pero hindi alam ng kapitbahay namin, sir, na para doon pala sa kanyang anak na dalawa. Ilan taon po mo ito? Ang isa, 2017 yun na
pinanganak ang isa 2018. Saan niya po namit itong pangalawang babae? Doon lang sa amin sa Canlaon. Dahil malapit lang na ang bahay ng babae, sir, malapit lang sa pinag ano namin uupahan dati. Sige, ma'am, ganito pong gagawin natin. Mamaya po interview namin kayo pati si Kano. Kung totoo po yung mga sinasabi nyo, mamaya po mismo yung bata makukuha natin. Ihatid po namin kayo sa... Saan po ba kayo nakatira ngayon, Butuan? Sa Butuan po, sir. Ihatid po kita sa Butuan, tapos bibigyan kita ng kabuhayan. Kasama po yung baby nyo. Okay sa'yo? Okay po, sir. Yeah, huwag mong ipaalam kay Jesse dun sa Kano na nandyan yung misis niya. Okay po. Kasi takot na takot sa misis niya. So, ibig sabihin, meron talagang tinatago to si Kano. Meron talaga tong problema. Sana mali ako, pero malakas ang kutob ko. May kasabot to sa mga taga-DSWD sa Canlaon. Okay po. Okay. So, huwag mo ipaalam na nandyan si Ma'am Marilyn, itago mo muna, kakausapin ko siya ng kausapin na muna, and then all of a sudden, pag sinabi ko papasukin, si Ma'am Marilyn, papasok na siya. Now, for the meantime, tumawag kayo ng Women's and Children's Desk. Okay po, meron na daw po, Idol. Right there and then, kukunin natin yung bata. Kasama yung Women's and Children's Desk at saka DSWD. So, nakatago yung DSWD Manila at saka Women's and Children's Desk. Saan DSWD tayo kukuha? Meron ba dyan sa Mandaluyong? Si Director po mismo. Guest po kasi sila ngayon, Idol, si Director po mismo ngayong araw. Okay. At magsama ng mga pulis. At least magsama ka ng mga tatlo, apat o limang pulis. Taga Women's and Children's Desk. May lalaking pulis, kababaeng pulis. Pag nag-skandalo siya, i-restrain siya. Yes, at kapag halimbawa, nag-umpisa siyang manakit, papupusasan natin siya. And then tatawagin yung US Embassy para sabihin sa US Embassy yung status niya. Maraming butas ako nakita dito, Yeda. Talagang naman ni Ubra. Itong si Ma'am Marilyn, kawawa naman. Yes po. Sinisingit siya ng 30,000. 30,000 eh para lamang sa isang resort. Ba't hindi nilang libre? Ganito po ang mangyayari, ma'am. Makukuha niyo po yung baby niyo. Thank you po, sir. Well. Thank you. Kasi para sa akin, ma'am, karapat-dapat ang baby mapunta sa inyo. Kasi itong si Jesse, marami nga po mga netizen ang nakapag-observe. Meron siya tinatawag na split personality. Meron siyang paranoia. Lahat ng tao pinagpipintangan niya, pati yung mga reporter ko, pati yung staff ko, inaaway niya. Pati ako, nasigawan niya po. Na-monitor niyo ba yon? Yes po, sir. Napanood ko po, sir. Binulyawan niya ako. Mm-hmm. Pero naintindihan ko naman yon. Anyway, sige ma'am. Good luck sa'yo and I'll do my best. Yeda? Yes po, Idol. Bahala na dumiskarte yung si director. I-brief niyo si director. Apo, apo. Ngayon pala sa telepono, i-brief niyo si director. Apo, sige. Narinig niyo naman sitwasyon. Apo. Okay. So para magkatawag siya sa Canlaon. Alright. Basta huwag niyo muna tawagin yung Canlaon, baka yung Canlaon titimbre. Ayoko na baka may kasabot siya sa Canlaon, yung Canlaon DSWD titimbre sa kanya. At kapag natimbre na ito si Kano, baka tumakas. Bukod sa PNP, maglagay nila mga security guard natin. Pasimple. Okay, sige. Okay? Yes po, Idol. Pagplanuhan nyo ito na maayos. Dalawa kayo ni Nina, no? Pero ikaw yung backup para sa iyo ako tatanong dahil marami ka nang alam tungkol dyan. Yes po, Idol. Ano yung pinakalatest? Ano nangyari, Yeda, noong Sunday? Opo. Idol, ngayon lang po, may dagdag information lang po. Kinokontakt po namin ang tinatawagan po kanina yung US Embassy pero pinagpapasapasahan daw po at wala pong gustong magbigay ng information tungkol po dito kay Sir Jesse. Okay, good. At least you did your best. Pero kung wala talagang gustong tumulong sa kanyang mga taga-US Embassy, that's no longer a problem. The okay. Fact na meron siyang 40,000 to 50,000 pesos monthly pension galing sa US government, that should be enough na para mabuhay siya ng marangya, di ba? Yes, malaki po, pera yan. So, ang concern ko lang talaga dito yung bata. Kukunin natin yung bata para mailagay sa maayos yung sitwasyon niya. Mukhang marami kasi mga netizen na nagsasabing baka yung bata minumolest siya, baka yung bata kung ano namang ginagawa niya, na-expose niya sa hindi magandang environment, yes, sa mga hindi magandang gawain. Ang dami mga nag-react na mga netizen, which sa tingin ko yung mga feedback ng mga netizen, may punto sila eh. May mga punto yon, yes, na dapat talaga pakinggan natin at tingnan natin kung ano yun dun sa mga feedback nila ang dapat talaga seryosohin. Pero so far, lahat ng mga sinabi ng mga netizen doon, maganda eh, may point sila eh. So, let's yes see what happens mamaya doon sa pag-interview natin sa mga tag-DSWD, lalo doon kay Director. Director Irene Dumlaw po, spokesperson po ng DSWD Central Office. Sige, ngayon pala magtawag na kayo ng DSWD Social Worker. Okay po, sige okay po, Idol. Okay na po, opo. Sabi mo kay Director Irene, if everything goes well, then, pag lahat ito na-execute natin na maayos, lahat kayo pagbalik ko dyan may mga regalo sa akin, okay? Pag hindi ito naging maayos yung execution, ang ibibigay ko sa inyo, tigi isang cellophane na cornic.
Okay. Nagtatawaan po sila. Sige po, ba, sige po, Idol. Anong nararamdaman niyo, ma'am, ngayon na ayan, nangako si Idol na gagawin niya lahat, bibigyan pa kayo ng pangkabuhaya at masasama niyo na finally yung anak niyo sa butuan? Emotional po at excited. Makikita ko na anak ko. Yan ang malaking gift sa akin ngayong Christmas. Makikita ko na siya at magsama habang buhay. Mamaya, may kita nyo na siya, ha? Kaya alam ko po, yung kinakabahan tayo, pero at the same time, excited. Kasi ito na, makikita nyo na po siya at makakasama nyo na po siya, ha? Opo, huwag nga po tayo masyadong mag-alala.